Ang isa pang term sa ngayon, sa now, sa today, is present. And present is another term for gift. Kaya bawat present, bawat ngayon, ay isang regalo sapagkat gusto kang pagpalain ng Panginoon. Isipin po ninyo sa Biblia, si Kristo. Kapag mayroong may sakit na lalapit sa Kanya, at talagang pagod na nga siya, hindi nga ba't sa mga pagkakataon, pumupunta po pa siya sa ilang para makapagdasal at para makapag-relax, para mapag-isa lang. Susundan pa rin siya ng mga tao. Hihingi ng kagalingan mula sa kanya, ng turo mula sa kanya. Sinasabi ba niya, ano ba naman kayo, day off ko? Ang dami-daming mga araw, pati ba naman ito? Ne! Pinaglilingkuran niya, pinapagaling niya. At ang sabihin ng mga alagad niya sa kanya, Panginoon, pauwiin na po natin itong mga libu-libong mga kataong ito. May araw-araw pa naman para makakain na sila sa kanilang mga bahay. Anong sabi ng Panginoon? Hindi. Paupuin niyo sila. Kayong magpapakain sa kanila. Now na. Mamamatay na lang. Anong sabi ng magnanakaw sa kanya? Nung mabuting magnanakaw? Alalahanin mo ako kapag naghahari. Kapag naghahari ka na. Anong sabi ng Panginoon? Ngayon din. Hindi na. Kapag naghahari, hari ng Panginoon. Kahit namamatay siya, hari na siya noon. Kaya ngayon din, isasama kita sa paraiso ngayon. Now, lagi. Tama, nagpa-delay. Take note, nagpa-delay, hindi na-delay. Ibig sabihin, Jesus was still on top of the situation. Nagpa-delay siya sa pagpunta niya kay Lazaro. Kaya namatay si Lazaro 4 days na, right? Pero nagpa-delay siyang talaga. Ang sabi niya sa Ama, nangyari ito upang dakilain ka ng tao. May purpose yon, may mahalagang dahilan po ito. At ito, isa sa mga dahilan upang ipakita sa atin na kahit parang wala ng pag-asa sa ating mga mata, kahit parang walang-wala na, basta dumating siya at basta nandun siya, may mangyayari pa rin maganda basta maniwala ka. We just have to commit ourselves to this. Katulad ng ginawa ng Panginoon, nasa sa kanyang Espiritu Santo ang sabi ng Ebanghelyo at sinabi niya, sight to the blind, liberty to the captives, salvation for the oppressed, glad tidings to the poor, and this has been fulfilled in your hearing. Bakit sinabi ng Panginoon yon? Bukod sa may fulfillment sa kanyang pagkasabi, sapagkat salita nga po niya yon. Ganire. Sinasabing siya ay puspos ng Espiritu Santo, sigurado ko, sa puso at isip ni Kristo habang sinasabi niya yon, ito ang gagawin ko. Pag sarado niya ng libro, ito ang aking misyon. Game on. Gagawin ko ito sa tulong ng Espiritu Santo. Same thing with us. Ano yung kapag nagdarasal ka, iba yung pakiramdam mo. Tatayo ako, mag-move on ako, gagawin ko ang parte ko, may maganda pang mangyayari sa buhay ko. Ano yung kuminsan sa katahimikan ng puso mo, may mag-i-impel sa'yo na magbago, na gumawa pa rin ng maganda, na patuloy na magsakripisyo. Ano yung habang nakikinig ka sa talk o kaya sa humilya, para bang, ay, akin yun na, tama sa akin yun. Yun, i-push mo yun. Gusto kang pagpalain. In fact, pinagpapala ka na ng Panginoon. You just have to commit yourself to this. Na sabihin mo, alright, Lord, game on. Gagawin ko ito. Tutulungan mo ako. And that includes embracing the challenge to sacrifice for things. Yun bang kahit hindi mo na problema, poproblemahin mo pa? Kahit ayaw mo, gugustuhin mo? Kahit nagbigay ka na, mas magbibigay ka pa? Kahit parang sa idna ay tutulong ka pa? Kahit nasasaktan ka na at masasaktan ka pa, magmamahal ka pa? Kapatid, kapag sa kabila ng lahat ng ito, sinabi mo sa Panginoon, alright Panginoon, game on! Gawin natin ito para sa iyo, para sa iba, lalo na para sa aking pamilya. Boom! Sa isang itlap, nandoon right now yung biyaya. Nagkakaroon na ng mukha at ikaw yun sa katauhan mo na handang magsakripisyo para sa iba, lalo na para sa iyong pamilya. Let me end with this. Sa ating second reading, ang ganda ng analogy ni St. Paul as regards to church, the body. Alam naman natin,
ang every part of our body has its specific function. Ang mata, ang kita. Ang ilong, pangamoy. Ang paa, panglakad. Ang kamay, pang ganyan-ganyan, pang abot-abot, pang tuturoy. Eh, paano kung, for some reasons, hindi mag-function ang isang parte ng katawan? Sasabihin ba ng ibang parte ng katawan, ay, nako, paano to? Hindi ko gagawin yung kanyang function. Halimbawa po, naputol ang aking mga paa. Siyempre, tatayo ako sa pamamagitan ng pigik ko. Mabibigitan yung pigik ko. Sasabihin ba ng pigik ko, teka, bakit ako ang nag-absorb ng weight mo? Gumapang ka kaya? Sasabihin ng tiyan, eh, bakit ako? Hindi ko naman trabaho ang tumayo para sa'yo. Diba? Siyempre, tutukod ang mga kamay ko. Sasabihin naman ang mga kamay ko, ay, ayoko. Ayokong tumukod. Bahala ka sa buhay. Eh, pag ganun, mamamatay ako. Diba? Sa pamilya, ganun din. May kanya-kanyang faksyon. Bilang magulang, kahit kayong mag-asawa, may kanya-kanya kayong obligasyon. Obligasyon ng anak. Sa mga anak, may panganay. Mas may obligasyon yan. Paano pag for some reasons, ayaw nang mag-function kasi selfish o kaya nagkasakit o kaya naging pabaya o kaya masyadong nagkaroon ng maraming problema kaya ang iisipin na lamang niya yung sarili niya. Kailangan mayroong umako ng responsibilidad niya. Paano kung yung asawa mo walang pangarap para sa mga anak niyo? Kailangan mas magtrabaho ka. Paano kung swapang ang panganay mo? Kailangan mas lawakan mo pang unawa mo. Paano kahit may punto ka gusto mong sabihin, pero magkakagulo, kasama yung pagtitiis mo, hindi ko na lang sasabihin. Kailangan may umako ng ganon para mag-survive pa rin ang pamilya sa kalooban at sa purpose ng ating Panginoon. Para maabot pa rin ito ang kanyang kahihinat ng blessings ng Panginoon. Amen? Kung meron tayong pamilyang ganito, sa pamilya, meron ganito tayo, alagaan mo yan. Iyaan ang mukha ng biyaya ng Diyos sa iyong pamilya. Alagaan mo siya. At kung ikaw naman yung tinutukoy ko, sana huwag kang mapagod na maging mukha ng biyaya sa iyong pamilya. Huwag kang mag-alala, tutulungan ka niya at hindi siya papayag na mauwi sa wala ang lahat ng iyong pagtsatsaga. Ilagay natin.